Kung sa Greek, merong Zeus. Sa Norse, andyan si Odin. Ngayon, kilala na naman natin ang Diyos ng Mesopotamia, si Anu. Pero bago tayo magsimula, paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Ang impormasyon patungkol sa mga Sumerian gods at goddesses ay matatagpuan sa Sumerian king list at makikita din sa mga Sumerian tablets at mga cylinder seals. Mula sa Sumerian king list, makikita natin ang mga rulers ng mundo ng Sumerian na nagmula naman noong 400,000 years ago. Kagaya ng iba pang mitolohiya, ang mga rulers na ito ay halo-halo, may purong diyos at ang iba naman ay demigods o maaring isang mortal na tao lamang. Ang mga gods na ito ay kinikilala bilang mga Nephilim, Elohim at Anunnaki. Ang bawat salita na ito ay nangangahulugang those who from heaven to earth came. Ang Anunnaki ay dumating sa mundo matapos maganap ang isang malaking unos na pinagdaanan nila Noah sa Biblia. Ang grupo ng Anunnaki ay mga deities na mga sinaunang tao sa Mesopotamia. Mula sa kanilang grupo, makikilala naman si Anu na nangangahulugang sky o heaven. Ang Sumer, ang southern region ng ancient Mesopotamia at kinikilala bilang pinakaunang lugar na naging sibilisado. Sa panahon natin ngayon, ang lugar na ito ang kinalalagyan ng Iraq at ng Kuwait. Ang ibig sabihin naman ng Sumer ay Land of the Civilized Kings, mula naman yan sa salitang Akkadian. Binigyan ng mga Diyos ng karunungan ng mga tao para maging sibilisado at nagawa nga nila ang pinakaunang syudad sa mundi, ang City of Eridu. Ang pinakamatandang records patungkol sa pagkakakilala kay Anu ay mula pa noong 3000 before Common Era. Dahilan naman para ito ang kilalaning pinakamatandang Diyos. Ilan sa mga Sumerian tablets at mga text ang kumilala kay Anu, pero hindi lahat ay pabor para sa Diyos na ito. Kayunpaman, ang Sumerian tablets ay hindi pinaliwanag kung saan ba talaga nagmula ang Diyos o si Anu. Pero mababasa naman sa ibang teksto, ang pagpapahayag na ito ay anak ng dalawang primordial deity na sina Ansar at Kesar. Pero ano nga bang kwento nitong si Anu? Well, si Anu para sa mga Sumerian ay ang sky god at ang supreme deity. Siya ang isa sa pinaka-importanting diyos ng mga Akkadian at nagtataglay ng authority figure, decision making at progenitor. Kuminsan ay kinikilala din si Anu bilang the great pool, dahil sa ilang mga babaeng kanyang palaging kasama, parang katulad lang ni Zeus. Kagaya ng ibang mitolohiya rin, hindi rin nalalayo ang ideya ng incest dito. Si Anu ay may kapatid din na babae na nagngangalan namang Ki at syempre naging magkarelasyon ng dalawa. Mula kay Ki at kay Anu, nagmula ang halos 50 na kinikilalang great gods at maging ang Anuna. Pero hindi lang naman si Ki ang kanya nakarelasyon, andyan din naman si Nammu, ang diyos ng karagatan. At mula naman sa dalawa ay lumabas itong si Enki, ang patron god ng sinaunang syudad ng Eridu at ang kapatid nito sa Ninikuga, na diyos naman ng mga marshes. Naging kabayak din ni Anu si Uras, isang earth goddess, at sa pagsasama ng dalawa, lumabas naman si Ninsuna, ang nanay naman ni Gilgamesh. Si Anu ay makikilala rin sa Epic of Gilgamesh na halos 3,200-year-old text. Ang kasulatan na ito ang isa sa pinakamatandang kwento sa ating mundo. Mula naman sa Epic of Gilgamesh, kinilala si Anu bilang lolo ni Gilgamesh at hari ng Urak. Kinilala rin si Gilgamesh bilang isang malakas at matalinong hari, pero ang ugali niya sa kanyang mga nasasakupan ay, well, hindi maganda. Pinatayuan niya ng malalaking pader ang kanyang syudad para ang mga tao ay hindi makaalis at mapilitang itayo ang kanyang kaharian. Mula sa paniniwala patungkol sa pagkaubuo ng Sumer, ang kalangitan ng mundo ay pinagsama. Kasama ni Anu ang kinikilalang Great Mother ng Sky na si Antu at ang Earth Mother naman na si Ki. Nagkaroon siya ng anak sa dalawang deities na ito at ito ay sina Enlil na Diyos ng Hangin at ng Earth at si Ninkursag naman na Lady of the Mountain. Bilang isang Babylonian deity, si Anu ay kinikilala ng kanyang mga tagasunod na ultimate source of authority. Siya ang responsable sa pagbibigay ng kapangyarihan sa iba pang mga deity at maging ilang mga mortal na hari sa ating mundo. Madalas na kinikilala itong si Anu bilang Father of the Gods at karamihan sa mga kinikilalang deity ay kinikilala siya bilang ama. Ito din ang head o pinuno ng Anunnaki at gumawa sa demonyong si Lamastu, Asag at Sebetu.
mula sa epikong Era at Isu. Dito ibinigay ni Anu si Sebeto kay Era para magamit sa pagpatay ng maraming tao sa tuwing ang mga ito ay gumagawa ng ingay. Tumating pang pagkakataon na ang kapangyarihan ni Enlil na anak ni Anu ay naging pantay at dahilan para magkaroon ng dalawang grupo ang mga Diyos. May mga templo at mga shrines para kay Anu na makikita mula naman sa iba't ibang syudad sa Mesopotamia. Magmula noong 3rd millennium, si Anu ay sinasamba kasama sina Inanna o Ishtar sa kinikilalang iyan na temple sa Uruk. Maging ang Uruk ay kinikilalang syudad naman ni Anu. Mula naman sa Lagas, isang templo din ang tinayo para kay Anu na ginawa ng mga Gudea noong 2144 hanggang 2124 before Common Era. Habang ang mga Ur naman ay gumawa naman ng isang hardin at isang shrine para sa Diyos noong 2112 hanggang 2095 before Common Era. Mayroon ding pwesto si Anu sa templo ng Babylon at Ezekiel at nakakatanggap ng mga offering mula naman sa Nippur, Sippar at Kish. Si Anu ay mayroong kapangyarihan na i-judge ang mga taong gumagawa ng krimen. Siya din ang gumawa ng mga bituin bilang isang mandirigma at pumapatay rin siya ng masasamang tao. Si Anu rin ang may kontrol sa kalangitan. Walang siguradong anthropomorphic o paglalarawan sa katawan at itsura ni Anu. Ang kanyang simbolo ay isang horned crown at minsan makikita na nakaupo lamang sa kanyang trono. Kung atin naman papansinin, si Anu ay katulad lamang din ng kinikilalangan nating si Zeus mula sa Greek mythology dahil din sa kanyang otoridad, kapangyarihan at sa pagkakaroon ng anak mula sa iba't ibang babae. Pero hindi si Zeus ang mas katulad ni Anu kung tutuusin, bagkus si Shamem, ang Diyos ng Canaanite. Si Shamem ang personification ng kalangitan pero ito ay hindi kilala sa mga mitolohiya. Kung minsan naman ay ikinukumpara pa itong si Anu sa isa pa nilang Diyos na si El, na kilala naman bilang ruler of the gods. Hindi rin may iwasan na maihalintulad si Anu kay Cronos na ama naman ni Zeus dahil nagpang-abot si Anu at si Enlil kagaya na lamang na natamo ni Cronos sa kanyang mga anak. At ito ang kwento ni Anu na Diyos ng Mesopotamia. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!